ang ano, ang message natin this morning, the believer's power, speak the word. Makita ko siya sa Deuteronomy 30:11-15. Sige daw, if you have Bibles with you, please open it to Deuteronomy chapter 30:11-15. Kakyo. Ganito kasi yung nangyari na kasi yung USB, dinala kasi ni Pastor, sabi ko sa kanya, isave mo yung PowerPoint ko for this Sunday. Kasi, dali na yung USB kasi gamitin eh. Sana kasi ang USB namin sa house. Then, buti na lang when I arrive, sabi ko, Jay, pakicheck daw yung PowerPoint mo. Sabi niya, tita, hindi nag-read. Hawak, hindi nag-read. Ang cute talaga, Jay. Kahit ako hindi kumakita. Very cute. Pasensya na mo ha. Kasi, naigamay na problema. But still, we can read the Word of God this morning. Sige daw. Ato daw ang basahon, brothers and sisters in the Lord. O dito na lang ako. Sige, lahat tayong magbasa ha, para maintindihan natin ang salita. Makita ba sa likod? Very cute, pasensya na lang. Sino dili man sino daw inyong mga mata. O sige, we will read. 1, 2, 3. For this commandment that I command you today is not too hard for you, neither is it far off. It is not in heaven that you should say, who will ascend to heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it. Neither is it beyond the sea, that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it. But the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it. See, I have set before you today life and good, death and evil. Praise God. Ito ho ang yung sa Deuteronomy chapter 30 verse 11 to 15. Ibigay ko muna yung background sa chapter na to. The time yung mga Israelites na from doon sila sa galing sa Egypt papunta sa Promised Land. Doon na ho sila nag-start in the middle of the sa wilderness. Parang dahan-dahan ho sila lumayo sa Panginoon. Marami ho mga questions sa buhay nila. Yung iba, the worship idols, kahit iba-iba talaga mga character nila. Ang problema kung bakit naka, instead, 40 days and 40 nights, maraming maabot na yung Promised Land. Hindi nila ho naabot dahil po sa kanilang mga character because we murmur. At saka yung kanagpang nagbagulbol sa Bisaya. Mga bagulbulan dyan ang Israelites. Kita po usahin nga naman, talima? Bagulbulan. Siguro nakuha na po na sa Israelites. Hindi ka na sa ilahang. But praise God, hindi ho inalaw ni Lord na itong mga Israelites people, mawala ho sila. We as children of God, we are also spiritual Israelites. Kahit Gentiles ho tayo, but God choose us also to be His own. Once you accepted the Lord Jesus Christ in our individual life, maging din tayo, maging anak din tayo ng Panginoon. Ang ginawa ho ni God, meron siyang mga instructions sa kanila para bumalik yung relationship nila sa Panginoon. Isa dito ang commandment ni God. Makita ho natin dito. Tika ha. Makita ho natin dito that the power of the spoken word of God is not merely a man's opinion but an express direction of the Almighty. Ganito ho ang nangyari. Kasi gusto talaga ni Lord, yung mga Israelites people, bumalik yung relasyon nila sa Panginoon. Kasi malayo na sila. Yun na nga yung iba, yung mga old na mga Israelites from Egypt, hindi na ho sila nakarating doon sa Promised Land. Because of their disobedience, yung iba namatay. But God raised a new generation, yun sila Joshua at si Caleb. And these are the new generation sa Book of Deuteronomy. Sila ho ang binigyan ng instruction ni God para ho yung relationship nila sa Panginoon ay bumalik. Ganito ho ang explain ko muna dito. Sabi dito, for this commandment that I command you today. Ito ho ang commandment na binigay ni Lord not only for the Israelites people but also to us as a believer. Sabi dito, is it not too
too hard for you. Hindi ho mahirap ang instruction na ibinigay ni Lord sa atin. Ang instruction ho ni God is only the spoken word of God. Yun lang ho ang gusto ng Panginoon. Sabi dito, hindi daw ho mahirap. Neither malayo. Di ba yung far? It means malayo masyado. Then, it is not in heaven. Sabi ni God, ang mga instruction ho wala sa heaven. Na may magpunta pa doon, na magsabi, may magpunta sa heaven para na ho ibigay sa atin ang instruction. Then sabi pa dito, na sa verse 13, neither it is it beyond the sea, and you should say, who will go over the sea for us to bring it to us, and we may hear it and do it. Tayo mga Kristiyano, ang dami talaga natin mga excuses sa buhay natin, di ba? Ang dami talagang mga excuses. Sometimes, kahit gawin, gusto ni Lord ganito, gawa talaga tayo ng ating sariling direction. That's why we fail. Yun na din ang nangyari sa mga Israelites. Sino ang magpunta doon sa dagat, sa ocean, just to get the answer of this commandment para mabigay sa atin. Sabi dito sa verse 14, but the word is not near you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it. See, I have set before you today life and good, death and evil. Ganito ho, ang instruction ni Lord nasa mouth lang ho natin, nasa puso natin. But the problem, hindi ho natin ginagawa. That's why si God dito, sabi pa niya, we have to choose. Anong piliin natin today? Life and good or death and evil? Kasi pag hindi ho natin i-pronounce yung word, yung word ni God sa mouth natin, wala ho mangyari sa buhay natin. Kasi remember, yung ano yung lumabas sa mouth natin, there is power. There may power ho ito siya. Here we can see that God pronounced His instruction is not too hard. Hindi ho mahirap ang instruction ng Panginoon. Tayo lang ang nag-complicate niini. I-complicate na ito ang salita ng Panginoon. At hindi din ito malayo para sa atin. Wala ho sa heaven na magpunta doon para kunin ang instruction. Wala ho sa ocean. But it is in our mouth and in our heart. That's why, brothers and sisters, this morning, ganito. So there are so many challenges. May point ako ibigay sa inyo. Sa point number one. Para ho maintindihan natin ang verse na to. Sa point number one, sabi dito, every time when you stand before any challenge, whether tough or easy, once you outright declaration should be the promises of God. Ganito ho. Diba day by day sa buhay natin, may mga challenges talaga. Kahit pagising mo, pag matapani mo, isang ka-challenge, atong water bills, atong electric bills, naku kayo, atong mga rental, mga pag- whatever, ang daming challenges sa buhay. When you wake up, ayaw sana siya una-una. Huwag mo muna yung isipin, ay darling, mabuklan na dyan ako rin din, darling. Atong kwarta, 100,000. Humanang atong bayaran ng sa kuryente, October 2000 plus. Pagising mo, ganun yun ang nasa isip mo, nasa puso mo, walang mangyari. Sabi ko sa last verse, kagina sa binasa natin, we have to choose yung life or bad or good, di ba? Nasa atin yan siya. That's why when problems will arise, we have to choose to proclaim the power of the Word of God. I-claim natin yung mga promises ni God. Hindi ho tayo matakot. Kasi yun ho ang promise ni Lord sa atin. Kasi ang sa atin kasi, brothers and sisters, pag may problema, mamagnify natin ang problema. Maliit lang ba yan? Diba ang piso? Kamera ba yan na siya? Lugin mo, ibutang na sa ibong mata, una ko, yun na. Kasi una man kayo magkita ko ng problema, right? Totoo yun. Kasi we have so many experiences while we are in the ministry, both of kami ni Pastor. But the only things ang pinahawakan namin is only the promises of God. We reach this time
not because of our own strength, not because na kaya namin, not because pastor kami, no. Because of the power of the Word of God. Because of the promises of God na binigay niya sa atin. That's why, brothers and sisters, kailangan din magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Kung sa man ang imuhang i-proclaim, imong i-declare, kung wala kay Word. Diba? Pag may problema, instead magsabi ka, that my God will supply all my needs. Lord, yung mukha niyong isupply ang akong problema. Na di yun ang masupply. I-declare naman ni mo. Remember every word that come out to our mouth na ana siya power. Na ana siya power. That's why our mouth, we will use this for the glory of God. Not for the negative, mga negative words. Kasi kung anong sinasabi natin, yun din ang mangyari. Naintindihan po natin. Paspas na kayo po. Ha? Kasuti lang mo ha. Remember, you are a different and a peculiar breed person because the Spirit of God is in your heart. In Romans 8 and 9, whoever are not in the flesh but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Ganito ho ang ano natin, ang lamang natin as a believer, as a Christian. We have the Spirit of God in our life. Amen? Pag nandyan yan sa puso natin, we have the power to declare the Word of God. We have the power to declare the promises of God. Huwag kang matakot. Sabihin mo yun, huwag kang matakot din. When you declare the Word of God, God will provide all my needs. God will heal my son. God will heal my daughter. God will heal my husband. Pag i-declare mo yun, ayaw na ka magduha-duha. Kasi yun si Satan, ang trabaho niya, dili na ma-answer. Karong magawa siya ka mangutang kasi imo silingan. Ganun yung trabaho ni Satan. But don't listen to the whisper of the enemy. Just trust God. Amen? Yun lang, declare, Lord, I believe that you have to answer my prayer. I believe in you, Lord. You have to say the word. You have to say the word. Because God will answer our prayers. Kung ano yung lumabas sa mouth natin, yun ang mangyari. Amen? Praise the Lord. Paspas na kayo po. Praise God. Then, there are no accidents as a child of God. Everything is sent by God. By the Lord for His betterment and testing of to increase our faith. Ganito yun. Sometimes ho, may mga problema dumating sa buhay. Not only sometimes, all the time, all the day. Parang masarap pa yung may problema. Kasi may mga problema ka, the more you will become closer to the Lord. Amen? Kasi pag wala kang problema, ay okay lang. Parang yan lang sa ka, Lord. At least happy sa kundiri. That's why God allow problems to our individual life. Don't blame God. Hala, ano man yun ay tabo. Lahat pa ba ko ni mo, Lord? Sometimes mo, si God nagsiselo sa atin. Kasi nabigyan natin priority yung iba, hindi na ho siya. Kunin ho ni God yung attention natin. The purpose of this, hindi ho patayin tayo ni Lord, kundi i-increase ni God yung faith natin. Kasi pag walang problema mangyari sa buhay natin, parang isigulati lang, di ba? Okay lang. Totoo talaga yun siya. Totoo yun. We experience that. I am not a super na spiritual. I have also some failures in my life. I have also some mistakes in my life. I also commit mistake. I also commit wrong. Yung nakadayatan sa Lord, bakit ito nangyari? But God will say, anak, nakita ko parang lumalayo ka na sa akin. Gusto ko lumapit ka uli. Lumapit ka uli. That's why when problems, when trials will come in our life, we have to rejoice. Amen? Mag-rejoice tayo kasi love tayo ni God. Kasi pag walang problema, parang wala ka lang, di ba? Pero may problema, it means love ka ni Lord. Kasi gusto ni Lord yung faith mo, maging stronger ka, maging mature Christian ka, maging rooted Christian ka, at when problems, trials will come, maging malalaki pang mountain na dumating sa buhay mo, you can stand firm. Hindi ka na easily na mag-wave like yung wave sa dagat, toss and fro. Hindi na ho, because your faith are already tested by the Word of God. Amen? Praise God. Then another point.
sabi dito, point number two. God wants to remind you today that you are a powerful person simply because you have the spoken word of God in your mouth. Ito yun. Ah, powerful ko karoon to. We will not use our mouth to curse, ha? Kasi kung ano yung maglabas sa mouth natin, mangyari yun. Ay, tamakot po niya sa akong silingan, madiskras siya na untak ni. Word pa na siya? That is a cursing word. Don't do that. Kasi Satan, sakyan yun siya ni Satan. Kung anong sinabi mo, mangyari yun. Especially we are Christians. Kasi our mouth has the power. Sabi sa Proverbs, the life and death is in our tongue. Kung ano yung sabihin natin, mangyari yun. Pag sabihan mo yung anak mo, bobo pa talaga, maging bobo talaga yan. Kahit yung tag-ulo, dapat ay ulo mo, kahit mayat yun na. Pero kayo sundin kahit ulo yung anak. Kasi pag palagi mo yan sinasabi sa anak mo, matigas ang ulo, tumitigas talaga yan. Kasi na makaregister yun sa mind, sa puso, sa heart, sa spirit ng bata, ah, sabi ni nanay, matigas ulo ko rin, tigasin ko na lang. O, di ba? Kahit yung maikang ulo, don't do that, but speak the word. Hay kagwapo sa akong anak, hay kabright sa akong anak. Di ba? Ang sarap na pakinggan. We, kasi yung mouth natin may power to siya. We have to use our mouth to declare the word of God, to declare positive, not negative. Ha? Nakuha natin. Hopefully, hindi natin ito siya makalimutan. Na pag may problema tayo, declare the word of God. Because God give us the authority, give us the power, give us the anointing to declare His word. Kung ano yung sabihin natin, mangyari yun. By faith. Amen? Glory to God. Pasensya na mo kayo mag-anti para sa ito. Then, another, sabi dito, never hesitate to declare the Lord's promise in your day-to-day life. Pagising mo natin, huwag tayo mag-hesitate. Ayaw makamagduwa-duwa. Kahit pagising mo nandyan yung problema, the only thing you can do, choose what is good. Declare the word. Hopefully, naanatay mga promises na itong ipanghawilan. Kung magsakit imong anak, say to the Lord, Lord, you are my Jehovah Rapha. You are my healer. Heal my son or my daughter. Claim the promises of God. He is our Jehovah Rapha. Pag nandyan ka sa exam, sa mga estudyante, say, God, you are the source of wisdom and knowledge. Ibigay mo sa akin. You have to declare. Huwag kang matakot. Sabihin mo yun. Kasi pag matakot ka, nawala, mangyari. God does not give us the spirit of fear. Hindi ho, ang spirit of fear nyo, galing yun sa Panginoon, galing yun sa demonyo. Kasi ang demonyo, trabaho niya, takutin ka talaga niya, na hindi mo maintindihan. Yun na nga, mag-cram ka, mabuyong na kayo kabalo sa imo o mataranta ka na. Why? Because of fear. That's why, brothers and sisters, this morning, we have to choose to declare the word of God. We have to choose to declare the promises of God. Ang daming promises ni Lord sa Bible. That's why I encourage you to read your Bible day by day para ho meron kayong makuhang promise. Kasi pag hindi tayo magbasa sa salita ng Panginoon, how can we claim the promises of God pag wala ho tayo ni binabasa? Another example, I will give you an example in the Bible sa si Abraham. Di ba ito si Abraham, palagi ko i-share ni Pastor. Di ba ito si Abraham, matanda na siya ng anak. 100, pagkatapos si Sarah is 99. Siguro wala yung mga naking anak sa itong time. Kabuktot-bukt ako ka ni Papa na matay 93. Kabuktot-bukt na siguro. Pero nakaanak pa siya because of the promise of God. Kasi before that, may promise talaga si Lord kay Abraham. Sabi niya, Abraham, you will become the father of all nations. Pinakita talaga ni God sa kanya yung stars, yung mga sun sa sea. Yun ang mga descendants mo. Pagdating ng 100-year-old ni Abraham, nanganak siya. Yun na si Isaac. Nang nanganak, yung hindi pa siya nanganak, yung hindi pala manganak si Abraham, yung hindi pala nanganak si Zara, parang
very close talaga siya kay Lord. Close talaga siya. Nang dumating si Isaac, hala, ang attention nandoon ang Isaac. Di ba mga parents, pag naamo baby, yung first baby nyo, lahat oras nasa iyaha. Oh, di ba, no? Mga parents, tarap sa mga yun, tulang man yung anak. Mga parents, nanay, di ba? Pag meron kayong first baby, love na love yung talaga yun. Ganun din kay Abraham. Ngayon, in-test siya ni God. Sabi ni God, Abraham, at may parang nag-dream siya, Abraham, you go to Mount Moriah, bring your son Isaac, at saka i-offer mo yan doon sa akin. Si Abraham, siguro sa puso niya, oh, grabe naman to si Lord. Kaisa-isa po, anak, hingihin pa. Imagine i-offer, i-offer it means patayin. Di ba yung pumangayon si Lord ng patay? Test lang ko para sa inya. Then, ngayon, pagka umaga, sabi ni Abraham, Isaac will go to Mount Moriah. Dala tayo ng ano? Ng kahoy. Dala ito ang ihang anak kahoy. Then Abraham, while walking, sabi ng anak niya, sabi niya, Father, where is our sacrifice? Where is our lamb? Alam niyo ba, hindi nagsabi si Abraham, ikaw ang i-offer. Hindi ganun. Sabi ni Abraham, by faith, God will provide. Kasi wala talaga sila dala. Wala silang dala kambing o anuman. Kasi yung ang ano nila before, lamb, yung sheep, yung pag hindi mayaman, dove, yun, ganun. Sa Old Testament, pag mayaman yung mga tao, yung cow, lamb, goat, ganun yung i-offer nila, mga malalaki. Then, sabi ni Abraham ka Isaac, anak, don't worry. Sabi niya, God will provide. Anak niya, dala-dala ng ano, para panggatong. Imagine, haya pang anak, nadala sa iyang panggatong para isunog sa iyang lawas. Then pagdating doon, parang, siguro pag ikaw isa shoes ni Abraham, hindi mo maintindihan. Bakit i-offer ko itong anak ko? Lord, binigay mo ito sa akin. Ngayon i-offer ko. Pero wala yan kay Abraham. Sabi ni Abraham, Isaac, halika. Tinalian niya si Isaac. Siguro sa loob niya, umiiyak na yun siya. Hindi lang niya pinakita sa anak niya. Tinalian niya si Isaac, kumawa na siya ng altar. Pinahiga na doon si Isaac. Si Isaac din, parang wala lang. Siyempre, bata. Siguro ka na siya pa na po si Isaac. Bata. Wala lang. Akala naglaro lang yung tatay niya. Nang kumuha ng dagger yung ama niya, my voice galing sa heaven. Abraham, don't do that. Nandoon yung sacrifice. Imagine, asa ka mangita, ang lamb, tuas at taas ng bukid, nasangit ihang sumay. It is impossible, di ba? Naang by sheep, nabuato sa taas ng bukid, kunya ang yung horn niya, naka-ano doon sa vine ng isang kahoy. Parang imposible, but God can make a miracle. That's why yung mountain na yon pinangalanan ni Abraham, God, Jehovah Jireh, God will provide. Yun, pag we put our trust at our hope to God, that the word of God nandito sa mouth natin, everything will happen. Lahat ng imposible, maging posible in the eyes of God. Amen? Even sa amin ni Pastor, I will give you a short testimony. Mga 23 years namin sa ministry, there are so many problems. Siguro, pagtingnan ko siguro, manibawa, kailangan malahibo. Ano na-overcome namin? Bakit namin na-overcome yun? Not because of our own strength, not because of our own ability, not because that we are pastor, but because of the promises of God, because of the word of God. Yun lang po ang pinaghawakan namin. One day, ganito yun, bago lang. Kasi kami ni pastor, we have problems. Hindi ho namin to siya i-share. Kahit sa mga members, pag kaya lang namin, kakayanin namin. Kakayanin talaga namin. Kahit sa mga anak namin, hindi namin sinasabi. Then, yun saan kami nakatira, ang may-ari noon, very close yan sa husband ko. Kasi parang, ginawa niyang right hand yung si pastor. One day, kasi sa church, we are
all our expenses galing po sa ano, sa tithing offering natin, sa rental sa parsonage, sa mga bills natin, dito sa church, galing yun sa tithing offerings natin. Magkano lang yun? Our pastor have no salary. Wala ho kaming salary. Parang love gift na lang namin to kay Lord to serve Him. Kasi yun talaga ang gusto namin. It's better for us to help the ministry than kami ang tulungan. Then, yun na for, parang 2013, 2016, ang layo, no? Ilang years. Every time magpunta yung may-ari ng bahay, magsabi yung si Pastor, ay ma'am, delayed kami ngayon sa payment. Kasi mostly talaga, ang iniisip ni Pastor dito sa church. Kasi pagpaalisin tayo dito, sabi mo, punta. Alam ka, doon sa ubos mo, pero shit. Magputang tagpago sa silong, di ba? Kasi pwede. Ito talaga ang naging priority. Every time magdating yung ano, yung may-ari na, kasi nasa sa Manila, meron lang siyang caretaker. Ma'am, delayed ako ng ano, na 2 months, 3 months, sabi ni Mrs. Gunn. Okay lang yung pastor, walang problema. Don't worry about it, pastor. Don't worry about it, pastor. Time will come. Last July, parang mid of July, then si Papa, parang wala na din sa kanya. Kasi every day, ay, don't worry about it, pastor. No problem. Second week of July, hindi ba kasi masyado makakita, 6 o'clock in the evening, may kumato. Nandyan si pastor, ay wala sir, may sulat. Hindi ko din binasa, ano yung sulat? Hindi ko binasa, ilagay ko lang sa nagluto na ako. Pero may mag-whisper sa akin, you read that letter. Umupo ako, nang binasa ko, pshhh, para ako nahulog sa upuan ko. Imagine, nilagay doon sa sulat. You have to pay your back account 166,000 before August 1, you have to back in this place. If you are in our shoes, anong gawin nyo? Ha? Siguro, hindi na mong kasabot. Matarama ko, laps na ka, or whatever. Imagine 166,000, asa yung makita ka ni pastor? Kung saan mo na yung takiya sa balay, kung, ay okay lang yan, pastor, no problem. Nagsalipot si pastor, ay no problem, okay lang yan. Di lahat, binigano ni pastor dito sa church. Then, binalay ko doon sa table, pumasok ako sa room, I kneel down and cry to the Lord. Sabi ni Nas, ma'am, nagulsa mga kamang, yun ko nagkanta. Alam na lang, umiiyak ako kay Lord, I'm crying to the Lord. Please, you see, we are here serving you. Don't put us into shame. We are your servant. I declare your word today, tonight, that you will provide all of these needs. Ganon. Then, lumabas na ako, sabi ni Nas, ma'am, ano man ka ni hilak? Wala di ko ni hilak. Nagkanta lang ko. Jahe, atiks. Hindi, nagkanta ko. Hindi ko talaga sinabi. Na yung anak ko, yung anak ko nasa doctor's hospital, hindi ko kasi natago yung sulat. Nakalimot doon sa table. Nang dumating siya, sabi niya, hindi ko din tinext si pastor. Hindi ko siya tinext. Kasi nasa school, baka mamaya, matakanta pa ko siya. Imagine before August 1, isa na lang, one week na lang, kung saan, bakit na balay kang balay? Dahil na lang si Manaha. Then, sabi ng anak ko lalaki, ano to ma'am? Wala. Ako si ano? Basa niya, hala, okay lang ma'am, God will provide. Sabi ko, iba talaga, pag special tayo mga parents, yung anak talaga natin, dapat founded yan siya sa word. Kasi pag hindi founded sa word yung anak natin, ang marinig mo negative. Pero that time, ang narinig ko sa ano ko, ay okay lang yan ma'am. God has a plan and a purpose and God will provide. Say amen. Then, nang dumating si pastor mga 9 o'clock, doon ako sa sala. Sabi ko, Sultan, may love letter ka. Yung love letter. Ano yun? Basahin mo. Tumama na ako. Sabi niya, ano to? Sabi niya, ha? Sabi ko sa kanya, may faith ka pa? Sabi niya, malaki pa ang faith ko. The following day, pumunta siya doon sa yung caretaker na lawyer. Pastor to, kinausap niya yung lawyer. Yung ano yung caretaker, kasi lawyer ang caretaker niya. Sabi ni pastor, attorney, we will not leave the place unless na ma-fully paid namin. Give us 10 months to pay for this amount. Ganon. Then, nag-sign si pastor ng promissory mo. Hindi kami umalis. Di ba every last Sunday, meron tayo feeding?
every like last Sunday, yung nag-sponsor sa feeding natin, palagi sa every last Sunday, nagtatawag yan siya. Sometimes, ano, after sa pag-Monday, magtawag na yan siya. Nagtawag siya, sabi niya, tita, kumusta, okay lang. Sabi ko ganun, tita, do you have problem? Siguro kinausap na siya ni God. Kasi alam talaga ni God, sabi niya, ay, ayaw matakot. Pag-isip mo sa umaga, encourage you. Declare the word of God. Kahit maputulang ka ng kuryente, declare the word of God. Provide yan ni Lord. Ay nga, tamura ba yung naputla kuryente? Kami wala ba? Ang church wala ba? Naputla ba yung food? Di ba yung super, super legend na spiritual? But God allow those things to happen in our individual lives to strengthen our faith. Amen ba? Nakuha natin. Yun lang ang pinaka-key. Maliit lang yun. Declare the word of God. Declare the promises of God. When you are in troubles, when you are in trials, when you are in challenges, yun lang i-declare mo ang salita ng Panginoon because you experience that. Not only kami as a pastor, even yung mga kids namin, ganun din sila. Ganun din sila. Kasi they are founded with the word of God. Dapat yung sarili natin founded yung sa salita ng Panginoon kasi wala tayong ma-declare pag wala hong word ni Lord sa puso natin. Diba last week, in-share ko yung anak ko. Siguro hindi lang yun once nangyari sa kanya. Ang daming nangyari sa kanya sa Saudi. Makatakot-takot talaga. Sila pa makahadlo, makapanimbaw, palahibo. In point of death na, but God save her. Kasi, dinideclare niya ang salita ng Panginoon. Ang palagi talaga niya, remind niya kay Lord, Lord, I am here in this place. Kahit mahal na mahal ko yung pamilya ko, nandito ako because love kita at love ko ang ministry. Don't do this to me. Yung one time, yung pasyente, papunta, kasi yung hospital, private hospital, nasa province kasi sila. Ang private hospital nila, nasa province, mostly, ang mga ano doon, mga pasyente, mga rich people, mga Arabo. May isang Araba, babae mga Araba, nanganak siya, pero wala silang gamit for that woman. 50-50 talaga yung buhay niya. Yun ang first nangyari sa anak ko. 50-50 talaga yung buhay ng babae nun. Ngayon, yung doktora, yung OB niya, off na, umulit na, buhay na siya. Then, duty pa ng anak ko, nataranta sila kasi 50-50, wala silang gamit. Dapat i-rush yung pasyente papunta doon sa military hospital. Kasi pag hindi makarating sa military hospital, mamatay yung babae. Kasi nanganak na siya, may problema pa sa loob. Na, sabi ng anak ko, sabi niya sa head nurse, Ma'am, you have to call doktora, anong pangalan niya? Basta, ano yun siya, Pakistan, tinawagan. Hindi na nakasuot ng uniform. Nag-trust nila going sa military hospital. Yun pala yung driver ng ambulansya, mabuti din Tagalog from Manila. Sabi niya, Ma'am Leia, nag-English siya. Sabi niya, kulang na yung gas natin. Sabi niya, Sir, huwag ka mag-English, mag-Tagalog ka. Nandito yung husband, mutawa pa. Alam yung mutawa? Police yun. Mga matapang yung mga mutawa. Ang tawag ka sa police doon, mutawa. Sabi niya, alam mo, nandito yung husband, mag-Tagalog. Sabi niya, Ma'am, para dito makarating doon sa ano? Sa military hospital. Pag hindi sila makarating doon, patay talaga anak ko. Pati yung doktora, hindi ba naman Arabo yung doktora, Pakistani, yung driver, lahat sila patay. Pag mamatay yung babae, anong ginawa ng anak ko? She only proclaimed the word of God. Sabi niya, Lord, paabutin mo lang kami sa military hospital. Bahala ng kumus yung gas. Timing talaga nang dumating yung ambulansa, military hospital, naubos yung gas. Hindi ba yun ni Rachel? Because he declared the word of God. Sabi niya, Ma, grabe talaga ang hands ni Lord. Yung mga, every time kasi every week, nagatawag yun siya sa amin. Kung ano yung mag-iyak na yan siya, pati ako mag-iyak, pati si Nas, ati-ati ka nung mga naghilag. Ati, nalipay lang kung Nas, ano lang yan siya, nalipay lang kung Nas. Pero talaga alam ni Nas na grabe yung experience ng anak ko. Doon namin makita that how the hands of God move. Ganon din tayo. I hope, hindi ko natin makalimutan ang salita ng Panginoon. Bahala na makalimutan natin yung lahat, ha? Huwag lang yung word ni God. Declare the word of God. Yun lang ang secret weapon natin. Ganon, yun ang secret weapon namin ni Pastor, ng mga anak ko. Hindi ho dahil sa talented ka,
kami dahil marunong kayo magsalita, dahil ganito kami. No, we, hindi ho namin mag-question. The only thing that we can post is the word of God, the promises of God. And in conclusion, sabi dito, be happy, serve the Lord with joy every day, because did not leave us helpless. He empowered us with His unshaken, unspoken word. Ang challenge ko this morning, we have to serve the Lord happily. Kahit may mga problema, may mga trials, huwag tayo mamumuno. God allow those things para ho, ma-strengthen tayo spiritually. Yung faith natin ma-strengthen. Kasi ayaw ni God na ilang years ka na sa Panginoon, 10 years, 5 years, 2 years, 3 years, 1 year, bonsai ka pa rin. Kunting problema, wala na, nalugmug na. No, we have to stand. That's why I encourage you, brothers and sisters, sabi dito, be happy, serve the Lord with joy every day. Because God did not leave us helpless. Hindi ho tayo iniwanan ni God na helpless. May binigay siya sa atin, yung word niya, yung promise niya, the only thing that we can do is to claim that promise. Kasi ang sa atin kasi, parang mahiya tayo i-claim ang promise ni God. Don't be shy. He empowered us with His unshaken spoken word. Amen po ba? Praise God. And shall we all rise in the presence of the Lord? Hallelujah.